Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa Mobile Legends, o ito nga yung tinatawag nating Project Next. Paano kaya ito pinaghahandaan ng mga pro team sa MPL na kagaya na lamang ng NXP Solid? Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Kahapon nga kapatid ay nag-update na nga ang Mobile Legends Bangbang. At ito na marahil ang pinakamalaking pagbabago na ginawa nila sa kasaysayan ng ML dito sa Pinas. Pinatay na nga nila ang nakasanayan nating funnel strategy na kung saan ang core nga ang kadalasan na kumukuha ng mga buff pati nagki-clear na rin ng mga minions para nga mabilis itong tumaba. Ang nakagawian nga natin noon ay paunahan tumaba ang core. The more na mataba ang core, the more na mababaog niya ang mga kalaban niya at magre-resulta nga ito ng inyong pagkapanalo. Ngunit, ang nakagawian nga nating funnel strategy ay hindi na nga effective sa patch ngayon. Dahil kung ganito nga ang inyong gagawin, ay marahil matatalo lamang kayo as a team. At may mga katanungan pa nga dyan. Paano kaya ito pinaghahandaan ng mga team sa MPL? Ready na ba sila sa bagong strategy na ipapakita nila sa MPL? Well, matutunghayan natin yan sa Biyernes hanggang Linggo. Dahil kung tatanungin nyo kung itong patch pa ay gagamitin din sa MPL, ang malaking sagot nga dyan ay yes. Ang patch ngayon ay applicable na rin sa MPL. Unting pasilip lang sa NXP kapatid, since NXP fan tayo. Handa na ba sila sa ganitong adjustment? Well, tingnan natin sa laban nila kontra Bren Esports sa rank game. Naglaban nga ang mga ito sa rank game at sa laban nga na iyon ay tila hindi nga nakaporma dito ang NXP Solid. Mukhang handang-handa na nga ang Bren sa ganitong uri ng patch. Dahil alam naman natin na ang Bren Esports nga ay may magaling na coach at may analyst pa. Kaya marahil matagal pa ang patch na ito ay nag-iinsayo na nga ang mga ito sa advanced server. Pero syempre, iba pa rin naman ang rank game sa MPL. Kaya sa tingin ko, mukhang magiging maganda pa rin ang laban nila sa Linggo kontra sa NXP Solid. Nakalaban din ng NXP kasama si Boss Dogs at James ang Smart Omega kanina. Kung ano ang nangyari sa NXP kontra Bren sa rank game ay ganun din naman ang naging resulta ng laban. Pero syempre, sa pagkakataon nga na ito ay hindi naman kompleto ang NXP Solid, kaya marahil ay natalo sila. Pero makikita mo nga sa kanilang mga live na mukha talagang naninibago pa ang NXP Solid. May 10-man hero ban na nga na hanggang ngayon ay nag-a-adjust sila. May nadagdag na namang panibagong patch na halos lahat ng strategy noon na wipe out na. Kitang-kita mo nga na sa H2O ay madalas gumamit ng jungle hero kapatid. Yun ay dahil ang core nga noon na marksman ay posibleng hindi na maging core pa ulit. Pero depende kung ang hero na iyon ay may jungle skills kagaya na lamang ni Roger at Yi Shunshin. Isa lamang ang ibig sabihin niyan na ang pwedeng maging core nga sa patch na ito ay ang mga jungle hero at pwede rin namang mga mage. Depende sa rotation na gagawin nyo. Kaya para sa akin ay malaking adjustment nga ang gagawin dito ng mga pro teams. Kung ang mga pro teams nga ay nahihirapan, paano pa kaya tayo mga solo gamer lang sa Gedli? Paano na kapatid? Well, itatry ko i-explain sa inyo ang bagong patch na kung saan mas mabilis nyo maiintindihan. Uulitin ko, itatry. Sa bagong patch nga kapatid, ay magkakaroon na nga ng EXP lane at gold lane. At sa mga lane na ito,
ay makakuha ka nga ng additional gold at experience sa unang 7 waves ng mga minions o tinatayang 3 minutes and 40 seconds ng laro. Bali ganito ang mangyayari dyan kapatid. Hindi po fixed na nasa taas ang gold lane at hindi rin fixed na nasa baba ang EXP lane. Depende yon kung anong team ka. Blue team ba o red team? Kapag red team ka, ang gold lane mo ay nasa baba at EXP lane naman ay nasa taas. Kapag blue team ka naman, ang gold lane mo ay nasa taas at EXP lane mo ay nasa baba. So para malaman nyo nga kapatid kung saan ang gold lane at EXP lane, malalaman mo ito sa minimap na makikita natin sa kaliwang bahagi ng screen. Kung nasaan ang pwesto ng turtle, ibig sabihin doon ang EXP lane. Kung saan ang pwesto ng lord lane, doon naman ang gold lane. Okay? Para walang maligaw dyan. Pagdating naman sa mid kapatid, walang pagbabago. Ganun pa rin yung dating gawi pa rin. Same gold, same experience ang makukuha ng nasa mid, kagaya nung nakaraan. May tinatawag na rin tayong tower plate kapatid, na ang ibig sabihin, may mga shield na nga ang mga ito. At take note sa mga unang minuto, kapag na-hit mo nga, ang first tower ng kalaban ay makakakuha ka rito ng extra gold. Pataas yun ng pataas, kagaya na lamang ng video na ito. Pag-usapan naman natin yung placement ng mga hero. Kung ano-ano nga ba ang mga pwesto ng marksman, mage, jungle, tank, assassin at support. Ang marksman ay dapat nakapwesto yan sa gold lane kapatid. Dahil siya dapat ang una na makabuo ng core item para mabilis makabasag ng mga tower at syempre para makapatay na rin ng mga kalaban. Kailangan mo dito malasit yung last minion na nagdadala ng gold para makuha mo ang extra gold. At syempre dapat samahan siya ng tank na naka-roam item para lahat ng gold ay papasok sa marksman. Sabot naman kapatid, dito naman papasok ang fighter or assassin support na kung saan kailangan makapag-level 4 agad. Ganun din ang sistema kagaya sa gold lane. Kailangan mo malasit ang huling minions na may daladalang papel para makakuha ka ng extra experience or EXP. Sa mid naman, syempre, andyan naman ang tinatawag nating mage. At wala nang iba, mage lang talaga ang best para sa akin pagdating sa mid. Ang kailangan sa mid ay yung mabilis mag-respond sa top and bot lane kapag may clash, kagaya na lamang ni Parsa. Syempre sa jungle naman, dito naman yung mga fighter or assassin na pang jungle, kagaya na lamang ni Lachou, Uranus, Hayabusa, Ling, Hellcart at iba pa na sa palagay mo ay may sustainability na kahit level 1 pa lang ay makakapatay na agad ng jungle monster. Kaya mahalaga sa jungle na makakuha nyo agad yung Repolyo para di kayo maubusan ng HP habang nagpo-purple buff kayo. At take note lang kapatid, na kapag jungle ka ay dapat jungle ka lang sa loob ng 3 minuto. Dahil kapag nag-clear ka nga ng minions ay kakaunting EXP lang ang makukuha mo dito. Kaya mas pipiliin mo na lamang syempre sa loob ka ng jungle area sa loob ng 3 minuto hanggang makabuo ka ng item. At bago ka nga maging jungler, dapat naka-retribution ka or else hindi ka makakabili ng jungle items. At huwag ka rin magpapatulong sa mga kakampi mo na kumuha ng purple at red buff. Dahil kapag may katulong ka, ay mas makunat lang naman ang mga jungle monster sa purple at red buff. So ganyan ang mga sistema sa loob ng 3 minuto at 40 segundo kapatid.
Dahil sa mga oras nga na yan ay may extra gold at extra EXP pa sa top at sa bot lane. Ang tanong ay kung tapos na ang 7 waves ng minions na nagbibigay ng EXP at gold lane sa bot at top lane, ano na ang gagawin nyo? Para sa akin kapatid, that's the time na pwede nang mag-rotate ang magiging core nyo. Pwedeng marksman o assassin. Pwede na rin mag-jungle ang marksman para makakuha ng extra gold at kung saan saan na magpupunta. Kayo na bahala kung ano rotation nyo kapatid. Basta ganyan ang basic ng patch na nararanasan natin ngayon. At hindi early game na tatapos ang ML ngayon ha. Tumatagal na ito ng 15 to 25 minutes. Yung mga basic matches kapatid. Dahil kumunot na nga yung mga tower sa Mobile Legends. Sa ngayon, marami pa dapat tayong matutunan kung ano bang rotation ang bagay sa ganitong patch. Pero ang dapat na lamang muna nating gawin ay manood sa mga professional tournament na kagaya na lamang ng MPL. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat